Hello everyone! Bagong topic na naman tayo for this week's Timothy Vision. Today we'll be learning about dead faith. Is there really a dead faith? Kasi diba sabi, we are saved by grace through faith. Sa panahon ngayon, napakadaming nagka-claim na mga Christian daw sila pero hindi naman nila taglay ang pagiging Kristiyano. Mga kapatid, gusto ko lang i-remind na ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang yan sinasabi sa bibig, hindi lamang yan kine-claim, hindi lamang yan nilalagay sa bio, hindi lamang yan pinopost sa ating mga sock accounts, kundi nararapat na makita sa ating pamumuhay. Sabi sa Santiago 2 verses 19 to 20, naniniwala ka na may isang Diyos, mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot, ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Unang-una, ang pananampalatayang walang gawa ay patay at hindi ito nakalulugod sa Panginoon. Mababasa pa natin ang analogy ng pananampalataya at gawa sa James 2 verses 14 to 16. Sabi dito, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Anong pakinabang kapag sasabihin ng isang tao na meron siyang pananampalataya kung hindi nakikita sa kanyang gawa? In verse 15, ito ay isang halimbawa, mga kapatid. Maaaring ang isang kapatid na lalaki o babae ay walang damit o kinukulang sa pang-araw-araw na pagkain. At ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila, umayo kayo ng mapayapa, magpainit kayo at magpakabusog, ngunit hindi mo naman ibinigay sa kanila ang mga kailangan ng katawan. Ano ang kapakinabangan noon? Pwede mong sabihin sa iyong kapwa na mabuti ka, na maawain ka, na matulungin ka, ngunit pag hindi mo naman ito ginagawa, wala itong pakinabang. Pwede kong sabihin sa iyo na naawa kong makita kang nahihirapan, ngunit wala akong ginawa para tulungan ka, wala iyong pakinabang. Kaya nga po hindi natin pwedeng sabihin na nananampalataya tayo kung walang kabutihan sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na nananampalataya tayo ngunit wala naman tayong ginagawa para sa Panginoon. We cannot say I have faith but we are still living in darkness. We cannot say I have faith ngunit walang pagbabago sa atin. Hindi pwedeng sabihin nating nananampalataya tayo ngunit hindi naman natin sinishare sa iba ang salita ng Panginoon. Sa verse 17, ganyan din ang pananampalataya kung wala itong mga gawa, ito'y patay sa kanyang sarili. Kung sinasabi nating tayo ay mananampalataya, nararapat lamang na nakikita ito sa ating mga gawa. Lalong-lalo na ang kabutihan sa atin dahil ang kabutihang gawa ay dulot ng pananampalataya at kaligtasan na natanggap natin. Pangalawa, faith and deeds go together. Isang halimbawa ay si Abraham sa verse 21 and 22 ng Santiago 2. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Ito ay nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac. Iyong nakita na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Faith and deeds go together, mga kapatid, dahil sa pagsunod at paggawa ni Abraham sa utos ng Panginoon, mas pinatibay pa ng kanyang gawa ang kanyang pananampalataya. For example, sinabi ni Lord sa akin, lumakad ka sa tubig. Tapos ako naman sabi ko, Lord, may pananampalataya ako sa iyo. Ngunit, hindi ko sinunod ang sinabi ng Panginoon. Sa tingin mo, tunay ba ang aking pananampalataya? Hindi po ganun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay kinakailangan ng pagsunod. If we claim to have faith, but we do not accompany it with our deeds, it is not faith. It is a dead faith. As Christians, we are called to make difference, not to conform to the pattern of this world. Anong pakinabang kung may pananampalataya tayo, pero mas mabuti pa sa atin yung mga walang pananampalataya, di ba? Dapat yung mga kabutihang gawa natin ang siyang nagpapakita o nagpo-prove na meron nga tayong tinanggap na pananampalataya. Yun lamang po mga kapatid. Salamat sa iyong pakikinig. I hope you've gained something. Shalom and God bless.